Hello mga koys, so pag-usapan naman natin ang ating Gilas Pilipinas patungkol nga dito sa isang tabloid na nagpalabas ng isang pangbubuli nga ba ito para sa ating Gilas Pilipinas na sinasabi nilang thunders na ang ating Gilas Pilipinas na ipapadala para sa Asian Games. At pag-usapan din natin ang pagbabalik ng Gilas Pilipinas player na si Terence Romeo at saka si Calvin Abueva at ang kanilang bagong role dito kay Coach Tim Kuhn. At ang di umano'y pagtatampo ni CJ Perez kay Coach Tim Kuhn at saka sa SMC sa hindi niya pagkakasama sa Final 12 ng Gilas Pilipinas. Pero kung bago ka pa lang sa aking munting YouTube channel, baka pwede mo naman i-like and subscribe. Bantay sarado na nga mga koys ng China ang ating Gilas Pilipinas. Kasi kung matatandaan ay tinalo lang naman ng Gilas Pilipinas ang China sa classification match ng FIBA World Cup kung saan nga ay natambakan pa nga sila ng 21 points. Kaya dito nga mga koys ay bantay sarado itong Gilas Pilipinas natin, particularly itong ating lineup na ipapadala para sa Asian Games. Kung kaya dito nga mga koys ay nasilip nila na ang ating mga players ay di umano'y mga thunders na sapagkat 10 sa ating players ay nag-iedad ng 30 plus. So ayon naman kay Pocast, old but gold nga ang ating Gilas Pilipinas. Mas maganda pa rin ang mas may experience dito sa laruan ng Gilas Pilipinas, lalong-lalo na sa international game. So hindi dito nagpapa-apekto si Coach Tim Kuhn sa mga lumalabas na balita nito, bagkus nagiging motivation ito mga koy sapagkat alam natin na binabantayan tayo ng China sa darating na Asian Games at gustong-gusto nga nitong makaganti dito sa Gilas Pilipinas. At dito nga ay iba na rin ang hahawak na coach, ito nga ay si Coach Tim Kuhn. At sabi nga ni Coach Tim Kuhn ay malaking motivation nga itong ginagawa ng China na kung saan ay ini-scout na nga ang ating Gilas Pilipinas lineup sa ngayon. Kaya dito nga mga koys ay hindi nila masasabi kung kakayanin nila itong bagong lineup ng Gilas Pilipinas kahit wala dyan si Jordan Clarkson. Ay mayroon naman tayong Justin Brownlee dito sa ating Gilas Pilipinas. At puntahan naman natin mga koys itong nagbabalik Gilas Pilipinas na si Terence Romeo at saka itong si Calvin Abueva. So unahin natin mga koys itong si Terence Romeo. So kilala itong si Terence Romeo bilang prolific scorer. Pero dito nga mga koys ay iba ang pananaw ni Coach Tim Kuhn dito kay Terence Romeo. At ayon nga sa kanya dito sa balita ng spin.ph na itong si Terence Romeo ay good defender din ito at willing nga ito para sa kanyang bagong role sa Gilas Pilipinas. Kaya kinuha ito ni Coach Tim Kuhn dahil sa pagiging good defender nito, hindi lang sa prolific scorer itong si Terence Romeo. So iba yung nakikita ni Coach Tim Kuhn dito kay Terence Romeo kaya ito napasama sa Gilas Pilipinas. So ito naman ay magandang additional naman ito mga koy si Terence Romeo. Kahit sabihin natin nga medyo nagkakaedad na nga ay hindi pa rin ito matatawaran ang kanyang galing lalong-lalo na sa loob ng court dito nga sa Gilas Pilipinas. So dito naman tayo mga koy sa isa pang veterano para sa Gilas Pilipinas, itong si Calvin Abueva. Kung saan nga ang pagiging energetic player niya at versatile ang naging daan para nga mapasama ulit siya dito sa Gilas Pilipinas. So sino ba naman ang hindi nakakilala kay Calvin Abueva? So unang-una nga dito mga koys ay itong si Coach Tim Kuhn. Dahil itong si Coach Tim Kuhn nga lang naman ang unang humawak dito kay Calvin Abueva sa panahon ng nasa Alaska Aces pa siya. So si Calvin Abueva nga mga koys ay yun kay Coach Tim Kuhn ay kaya napasama dito ulit sa Gilas Pilipinas ay energetic nga ito at versatile. At kaya nga ni Calvin Abueva mga koys maglaro ng multiple position. So ibig sabihin mga koys pwede siya sa 3, 4, 5 kayang-kaya niya itong gampanan. At isa pang pinaka big asset ni Calvin Abueva mga koys para makuha nga dito sa Gilas Pilipinas ay ang pagiging energetic nito
versatile at siyempre ang pagiging hustle player nito. Ito yung hindi matatawaran ayon kay Coach Tim Kun. Kaya hindi wala itong inaatrasan sa loob ng court. So dito naman tayo mga coach para kay CJ Perez. So bakit nga ba hindi napasama itong si CJ Perez sa Final 12 ng Gilas Pilipinas? Kung matatanda natin mga coach ay kasama itong si CJ Perez sa initial lineup ni Coach Tim Kun para sa Gilas Pilipinas. Ngunit mga coach ay mayroong mga balita nga na hindi nga hawak ni katulad nitong sinasabi ng PhilStar na out of control nga itong sinasabi ni Coach Tim Kun kung bakit na hindi napasama si CJ Perez dahil nga sa nakaraang FIBA World Cup dahil sa kasamang palad niya ay isa lang ang naging panalo natin ay naghiwa-hiwalay nga ang Gilas Pilipinas at saka coaching staff nang walang anumang pag-uusap. Kaya itong mga player nito ay dumiretso sa mga kanila-kanilang lakad at may mga bakasyon. So itong si CJ Perez mga coach, nagkataon na malayo ang naging lakad ni CJ Perez, nasa ibang bansa at babalik pa nga ito September 19. So sabi nga ni Coach Tim Kun, mag-move on na tayo kay CJ Perez dahil hindi na ito makakahabol pa. So maraming salamat mga coach. Hanggang dito lang muna tayo. Hanggang sa susunod nating video. God bless you all. Bye-bye.